pag negosyo ng ito, dumating lang ito dito sa lugar namin. Tapos, nung una, naging katulong lang ako sa pag-harvest para may pera. Tapos, yung nag-try ako ng isang fish pan, kaya from doon, na paunti-unti kong makuha ang paano mag-raise ng ito. Nag-start kasi kami 2004 from isang fish pan hanggang naging dalawang fish pan, naging tatlo-apat. Pagka 2012, nag-rent kami ng half hectare. Tapos doon hanggang 2018, doon na kami nakabili ng mga unting lupa. Una, yung grow out, nagbili muna ako ng 1,000, 1,000, tag-piso, then mga 2,500. Tapos naisip ko, mas malaki ang kapital pag bumibili ako ng 1,000. Kaya na-decide ko mag-collect ng breeder. Tapos doon na nagsimula yung hatchery ko. Dati gusto ko lang mag-grow out, then connect sa hatchery para malaki ang production. Kaya ako nag-try na mag-engage sa kainan para additional mapasahan ko sa supply ko. Ganun, kaya nag-start ako maliit na tindahan. From 2016, nag-start ako sa Tati. Doon ko nakita ang paglaki ng figure ng production ko. Kasi ang Tati, from booster to finisher, plato. Tapos yung mas baba ang presyo niya compare sa ibang mga feed sa market ngayon. Kaya nakita ko maganda ang performance at quality ng feeds Tati. Kasi mataas ang protein compare sa ibang feeds. Kaya malakas yung magpahaba. Kaya sa experience ko, mas maganda ang quality ng feeds. Dati mga 8 months, mag-harvest ako sa ibang feeds. Tapos pagdating ng Tati, mga 6 months to 7 months, kaya na. Pati ang time, mas makasave ako sa time. Cycle ko, a year. Pwede ako mag-dalawang cycle sa isang taon. Yung dati, once a year o 7-8 months, once a year lang cropping ko. Pero ngayon, pwede ang dalawang cropping sa isang taon. Yun talaga. Marami, tulad ng kulang sa kapital, tapos binabaha ka pa. Yun sana, mas maaga sanang nag-improve yung production mo, tapos nadaanan ka ng baha. At saka maraming mga mangyayari na nakasagabal sa madali ang pag-akyat sa production. Kaya maraming mga hamon, kaya lang patuloy pa rin sa negosyo. Ito na sa kasing binigay sa amin. May ako sa akong sarili, akong ginawa na akong sarili, puso nga ako mismo ang makabalo kung unsaon pagbuhi sa ito para unsa mga trials pag-abot sa panahon, makaya na akong malampasan. Kaya ako man mismo ang kabalo kung unsaon pag-handle ang pag-raise sa ito. Kaya na-survive kong hanggang ngayon. So base lang sa experience ko sa paghihito, pag mag-engage kayo ng negosyo, dapat alam nyo kung anong negosyo ang papasukan nyo. Para kayo mismo, pag may mga trouble sa negosyo mo, kayo mismo alam nyo kung paano troubleshoot ang problema ng negosyo nyo. At palaging pagpanghingi ng guidance sa Panginoon. Malaki talaga ang gawa pag ikaw talaga ang nag-hands-on. Kasi may mga tao ka nga, pero kailangan nila na nandyan ka para i-correct kung may mga problema at ikaw mismo ang nagdala sa sarili mong negosyo. May mga tao ka, pero sila, kasama mo sa mga lahat ng trabaho. Siguro, sila din malaki rin ang tulong na sa negosyo, pero ikaw dapat talaga ang magdala para matagumpayan mo yan.
Kung kayo'y may natutunan sa video ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.